channel. So ngayon, i-demo ko sa inyo ang pag-setup ng sound system gamit ang mixer, crossover at integrated amp. So ngayon, wala tayong gagamitin na equalizer. So from mixer to crossover tapos sa dalawang integrated amp. So stay tuned lang mga paps. So ayan guys, yung mixer ko na. So ngayon, ang una natin gagawin naman guys ay magko-connect tayo from mixer to crossover. Mag-i-input tayo sa channel 1. So input na channel 1. So ayan, saksak ko na. So dito naman tayo sa channel 2 input na galing sa mixer natin. So ayan, saksak ko na. So dito naman tayo sa channel 1 guys. So kinuha ko dito sa channel 1 guys yung mid, no? So mid lang kinuha ko dito patungo sa integrated amp natin na sa Sakura 502. So channel 1 mid. So ayan, nakasaksak na yun, no? So mid natin guys nakasaksak. Mid output natin guys sa crossover, nakasaksak ito sa left input ng Sakura 502. So punta naman tayo sa channel 2 guys. So yung channel 2 natin ay kumuha ako dito sa high natin, no? So silbi ito yung tweeter natin. So ito yun guys. So ayan guys, naka-connect na yun, no? Hi, then yung tweeter natin, no? So connect naman tayo dito sa Sakura 502 natin guys sa right input. So tandaan natin guys, no? So ito yung left input ng Sakura 502 ko guys ay yung mid, at ito namang right input natin sa Sakura 502 ay ito yung tweeter source natin, no? So ayan guys. So dito naman tayo sa subwoofer. Ito yung subwoofer guys. Ito yung subwoofer output papuntang Sakura 737. So yung Sakura 737 natin silbi yun ang base natin. So no base, so input muna ako guys ha. So ayan na guys, no? Sa subwoofer output. So papuntang Sakura 737. So naka-input siya sa AUX, no? So sa kulay puti. So yun guys, sa AUX sa kulay puti yung sinaksak guys, no? So paano tutunog yung kabilang channel guys, yung right channel, kasi naka-input lang siya sa white, no? Silbi yung left channel. So meron ako dito guys, no, no white split connector. White split connector guys. So ito yun guys, silbi dalawa ito, white at black ang ginamit ko. So tatanggalin natin to guys, at nakaharang eh. So ayan. So isaksak natin yung Y split connector sa left input ng AUX natin. So kasunod naman dito yung right input natin sa AUX. So same pa rin guys, no? Y split connector ang tawag nito. So para tumunog yung left channel natin, no? At right channel. Kasi isa lang ang source natin ay galing sa subwoofer. So para may input source naman ang right channel natin guys,
So kailangan natin ng jumper connector. So ito yung guys no, kadalasan makikita sa sa likuran ng mga integrated amp. So ganito lang guys, saksak mo ito sa dalawa. So ayan guys, oh. Naka-jumper na. So yung galing sa subwoofer guys, na ito yung dulo niya. So connect lang natin dito guys para maka-input na maka no meron na source yung left channel at right channel natin sa Sakura 77. So ayan guys, nakita niyo na yung connection ko. So ayan guys, natapos ko na ang pag-demo. So sa mga may katanungan diyan, so comment lang kayo sa aking YouTube channel no. So don't forget to like and share my channel guys. Sa hindi pa nakapag-subscribe at dumaan ito sa inyong wall ng YouTube account. So please hit like and share and subscribe guys no, para sa konting kaalaman lamang ito guys about sound system. So yung ginawa ko guys pambahay lamang to no, pero pwede rin pang outdoor to guys. Outdoor na pambahay lamang. So thank you guys. So see you next in my video guys.